tayo ang isang bukal sa Tiaong sa Quezon Province. Ang tubig daw kasing lumalabas mula roon, mainit at nakapagpapagaling dimano ng mga karamdaman. Matapos ma-stroke, kinakailangan na ni Jeffrey magtungkod para makatayo at makalakad. Pero makalipas ang 5 taon, si Jeffrey himala na raw ngayong nakakalakad kahit pa walang tungkod. Ang pinaniniwalaan niyang isa sa mga nakatulong sa kanyang paggaling, ang dimanoy pagligo sa tinatawag nilang mainit. Sarap sa umaga dito maligo, nakakalis nga na parang nakitakatawa. Pati yung mga tuhod-tuhod mo, nalasakit yung mga rayo-rayo ma. Saka yung mga gout na tutunaw-tunaw dito. Sa edad kong 83, siyang nakakagaling sa akin. Ang mainit matatagpuan sa Barangay Lalig sa Tiaong, Quezon. Ito ang tubig na umaagos sa halos 100 metrong habang daluyang ito, na umaabot ng 40 degrees Celsius. Umuusok at kumukulo-kulo ang tubig. Naglalabas din daw ng sulfur, kaya amoy kalawang at mapakla. Ito pong tubig na hindi po pwedeng gamitin sa ulat po ng mga pansain, pang inumin, hindi amoy po, may lasa. Pero dagsa ang mga naliligo ritong residente. Merong mga nagwiwisik-wisik lang, pero ang ilan may dala pang tabo. Noong 1918 nung nadiskubre ito ng pamilya Punzalan, maghuhukay lang daw sana sila noon ng tubig na ipandidilig sa kanilang mga pananim. Nung biglang may tumagas na tubig na sobrang init. Kaya po nung makuha nila na mainit yung lumabas, pinagawa na po ng ganitong daan. Kasi po dati po daw yung makukulang po ito, para daw po galing pusit po ng vulkan. Namatay po yung mga puno dahil po nung natamaan ng mainit na tubig. Dahil hindi pwedeng ipandilig, nag-isip sila ng ibang pakinabang dito. Bukod sa ginawa ng daluyan, sa dulo nito, nagpagawa na rin sila ng 2 jacuzzi kung saan pwedeng ilublob ang buong katawan. Parang therapy kasi sobrang init na tubig. Maganda sa katawan. At dito raw nila nadiskubre na ang tubig sa mainit hindi lang mainam sa pakiramdam, nakapagpapagaling din daw. Pagpagod na, dito po ako naliligo. Talaga pong napakagaling magpagaling ng mga sugat, sa mga eksema. Marami na nagpupunta rito. Yung pong mga napunta rito, libre lang po. Hanggang nakarating sa na-stroke na si Jeffrey, ang balita sa dimanoy nakagagaling na bukal. Dahil hindi niya maigalaw ng maayos ang kaliwa niyang katawan, gumagamit pa siya noon ng tungkod. Na-stroke sa akin yung right side of my brain. Ang pinakanahirapan ako, wala kasi akong balance. Bukod sa therapy at pag-inom ng gamot, tuwing alas 4 ng hapon, naglulublob si Jeffrey sa jacuzzi. Sobrang init talaga nung hot spring doon. Binababad ko muna yung paa ko. Hanggang tuhod, tapos hanggang bewang. At matapos ang 5 taon, si Jeffrey kaya nang maglakad mag-isa. Naigagalaw na rin daw niya ang kanyang kaliwang katawan. Nagre-rehabilitate ako sa ospital. Meron din akong massage therapist. Every other day, nagbababad ako doon. Within 6 months, tinanggal ko na yung tungkod ko. Sobrang nakatulong ito. Bukod doon sa nakapag-release ako ng toxin sa katawan ko, mahimbing ang tulog ko. This will increase kanang flow of blood. This will definitely help in the restoration of function of such person with paralysis or stroke. Pagsapit ng hapon, ang 57 anyos na si Tatay Regalado, naliligo rin sa mainit. Ipinanghihilamos niya ang tubig sa paniniwalang makatutulong ito upang mawala ang kanyang katarata. Medyo pinagpapawis niya na, palabas yung pawis ko. Mainit sobra eh. At sa 20 taon na raw niyang pagligo rito, ang kanyang mga galis, pati na ang pagkahilo dahil sa katarata, gumaling din daw. Ako po meron pong sugat na balat, talaga pong kusa pong gumagaling siya. For the sulfuric baths, marami talaga siyang therapeutic benefits. Kasi nga, aside from the sulfur itself, meron pa siyang ibang components. Itong mga components na to, nakakahil ng mga problema sa skin. Kapapanganak namang si Sally para hindi raw mabinat sa bukal mainit kumukuha ng ipanliligo. Pagkapanganak mo, pagkatapos ng 3 days, dun ka na maliligo pero dapat mainit. Para mabawasan ang malansang amoy, sinasamahan niya ito ng dahon ng sambong at bayabas. Yun ang sinasabi nilang gamitin pagka naliligo para yung sa tahim madaling matuyo yung sugat ng panganganak.
Pero yung mga open wounds talaga, may mga bacteria din kasi they can survive actually in a very hot or humid na temperature. So just be careful with it as long as it is kanang clean lang yung surroundings, walang masyadong mga contamination. Pero saan nga ba nagmumula ang mainit na tubig dito? Bakit ito mainit? At higit sa lahat, ito ba talaga'y ligtas gamitin? Nito lang Miyerkules, sinamahan ng aming team ang mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources para suriin ang bukal. Mainit nga ho. Either meron tayong malapit na volcanic magma na initan yung groundwater, and then tong groundwater naghahanap siya ng mapupuntahan na tulad ng mga cracks, fractures, hanggang umabot siya sa surface. Ang pala ng acidity nito, i-recommended na wag na natin diretso sa ilog kasi lalong mapopollute yung ilog natin. Makalawang ang kulay, ibig sabihin mataas ang acidity. And then tong mga kulay green, ayan yung mga lumot. Masasabi ko galing nga to sa bundok din kasi direkta naman na sa ilalim. Kung vulkan nga ba ang dahilan kung bakit ito'y mainit, di ko rin po masasabi gawa ng recent study daw dito sa Mount Malipunyo na itong pinakamalapit na vulkan kasi inactive po siya. Either very limited ang kanyang magma chamber or wala nang supply ng magma niya. Mas maganda po i-test po natin yung tubig kung ano po yung nilalaman nito kasi hindi po natin alam. Baka may scenario po na na-contaminate pala yung groundwater. May algae, ibig sabihin may organism po dyan. Sa ngayon po, mas maganda muna pagbawalin muna kasi kailangan po natin matest yung tubig, yung quality. Yung ganitong init, hindi po recommended na masyado tayo magbabad kasi hindi nakakayanin yan ng katawan ng tao. Importante na huwag natin inumin. Bali na usap na kami ni Menro kanina na mas maganda kung yung kanilang local government ang kumuha ng water sampling. Huwag po munang panliguan nito. At itetestingin muna natin ano ba kung talaga nakakaganda sa katawan ng tao. Kung ano magiging resulta, di hintay na lang natin yon. Kalimitan ang magpapagaan sa ilan nating nararamdaman. Dumadaloy lang mula mismo sa kalikasan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.